simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga mga kapatid, ito ang Daylight Devotion na sumasahing papawid sa Light TV Radio at napapainggan din sa DWJB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJV 1458 Radyo Calabarzon. Kasabay din tayo napapanood sa ating pong Facebook Live sa Light TV and God's Channel of Blessings Facebook page. Ito po muli si Pastor Noel Frontuna at ito po ang ating Daylight Devotion. Ngayong umaga po, pag-usapan po natin ng isa ho sa dapat nating pinagtatagumpayan. Fight, a good fight of faith. A journey of faith na inaasahan po ng Diyos na tayo po ay nagtatagumpay. Nagbibigay po ng kaluguran sa Kanya ang isang pananampalataya na hindi isinusuko. At patungo po ito sa buhay na dinisenyo ng Panginoon na nagbibigay ng paparangal, nagbibigay po ng kaluguran sa Diyos sa tumawag po sa atin. Ang sabi po ng 1 Timothy 6:12, fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have confessed so well before many witnesses. Sa Tagalog po, ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Pangawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil di ang katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. You know what? Christian life is always in a constant battle against the powers of darkness, against principalities, against this world. Dahil hindi naman talaga tayo tinawag para sumuko at habang lumalaban tayo sa magulong mundong ating ginagalawan. Our faith will always be tried and tested. We will face opposition from any form, in the flesh, in the world, troubles, trials, tribulations, and temptation. At alam naman natin na ang kaharian po ng Diyos ay hindi ho mangyayari ng kaagad-agad nang walang panggugulo ang kaaway sa ating buhay. Sabi nga nila, the kingdom of heaven suffereth violence. And so therefore, we are expected to fight a good fight of faith. What do you mean by this? The good fight is good because by it, God is glorified. And it ultimately leads to eternal life. Ang Greek word pala na ginamit sa good ay ang ibig sabihin ay beautiful. So meaning, we have to fight a beautiful fight of faith. Ang sabi po ng Galatians 6:9, kahit huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti, pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung di tayo magsasawa. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. We know the saying, when the going gets tough, the tough gets going. Pero mas may malalim para sa mga mananampalataya. When the going gets tough, the believer, the warriors of the Lord, gets going. We could never afford to surrender. We have to fight a good fight of faith. Especially when everything is at the line, our values are at stake, and we are facing a life and death situation. Nakataya ang ating pananampalataya, ang ating relasyon sa Panginoon. Nakataya ang ating mga patotoo bilang mga binago ni Kristo. We have to fight at all cost. Not only to survive, but of course to win. For all God-fearing individuals, we must know that what is really worth fighting for? Ano ba ang dapat na ipinaglalaban talaga natin para sa karangalan po ng Diyos? Huwag tayong matulad sa iba na when the circumstances gets a little tough, they abandon the ship. Well, kailangan lumaban. Ipaglaban natin ang ating pananampalataya. At ano po ang ating ipinaglalaban dapat? A life that is pleasing to God
though facing tough situations. Kapag ang buhay nakalulugod sa Panginoon, kahit na humaharap sa matinding sitwasyon, sa dagok at bagyo ng buhay, we have to fight the good fight of faith. Ang ibig sabihin po nito, to fight the good fight of faith means to remain true to God and His Word even in the face of opposition and adversity. Katulad po ni Pablo, ang kanyang buhay ay patotoo kung paano po siya lumaban hanggang sa kanyang huling hininga at tinanggap niya sa kanyang pagtatagumpay ang butong ng korona dahil he fought a beautiful fight of faith. Look at him. He was stoned at Lystra in Acts 14 verse 19 but continued to witness for Christ. He was shipwrecked in Acts 27 and also in Acts 28 but kept on serving God. He was humiliated by whipping 5 times in 2 Corinthians 11:24, but he still kept the faith. Hinagupit 39 stripes times 5. Napakatindi, 195 whipping. And yet, hindi siya sumuko. He still kept the faith. Paul's life was tried and tested by many crucibles of life, but nothing could hold him back. He kept on serving. He kept on witnessing. He kept on fighting the good fight of faith. Sa Aklat ng Mga Gawa, 20:24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Dito po, pinapakita kung paano po ibinigay ni Pablo ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi siya sumuko, bagamat napakarami po niyang pinagdaanan sa buhay, napakarami niyang pagsubok, nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon. He fought a beautiful fight of faith. In John chapter 1 verse 4, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Ang ating buhay po ay nagsisilbing ilaw sa maraming tao. At ang buhay nito ay regalo po ng Diyos. Kung ang buhay na ito ay kalugod-lugod sa Kanya, humaharap sa maraming pagsubok, let us fight a good fight of faith. Because this life is a gift from God. And it is worth fighting for. Galatia 1:10, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ang ganda po ng kanyang motibo, ang ganda po ng kanyang prinsipyo sa buhay. Well, Acts 14:22, ang gusto po niya i-encourage ang ibang disipulo na manatili sa kanilang pananampalataya. At alam niyang dadaan sa maraming pagsubok sa mga mananampalataya ng ibig ay pagariin sila ng ating pong Panginoon. Sabi ni Pablo, isang araw, we are so utterly, unbearably crushed that we despaired of life itself. Minsan, nakaka-despair na rin ang maraming pagsubok sa buhay. But we cannot stop. We have to fight the good fight of faith. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo o bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ganon kabuti ang Panginoon. Ganon katapat ang Diyos. Tutulungan niya tayong malagpasan ang lahat ng pagsubok sa buhay. Nasabi po ng Santiago 1, talata 2-4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Kailangan po maging matatag ang ating pananampalataya kapag dumadaan o dinadarang ng apoy ng pagsubok.
Is this life pleasing God? Make this life productive. Allow this life to be a bless, to be blessed and to be a blessing to many. Maging pagpapala habang pinagpapala. 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para po sa Kanya. This life given by God is worth fighting for. Serve the Lord. Fight for your calling. Fight the beautiful fight of faith. And you will be surprised of what God will do for your life if you will not give up. We are destined to be blessed by the Lord. Fight the good fight of faith. Second, faith-driven prayers. Yan po, ipinaglalaban dapat ang mga panalangin punong-puno o puspos ng pananampalataya at ang panalangin in accordance with God's will. And 1 John 5:14, ang sabi ho ng Biblia, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. Ang ganda ho na makatiyak, natutugunin ka ng Diyos sa iyong panalangin dahil humihiling ka ayon sa Kanyang kalooban. Hindi niya kayang tanggihan na mapangyari ang Kanyang kalooban kung ito po ang ating hinihingi. Tutugunin tayo ng ating pong Panginoon. Sa aklat po ng Juan 14, talata 14, kung kayo'y magsisihingi ng anumang sa pangalan ko, ay iyon ang aking gagawin. Ang sabi ng awit, kabanata 91, talata 15, kapag sila'y tumawag, laging handa na ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Nais po ng Panginoon na tayo po'y pakinggan at katugunin po sa ating pagtawag sa Kanya. Ang sabi po ng Isaiah 58:9, sa araw na iyon, di rin giniyawe ang inyong dalangin. Kapag kayo humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako. Hindi lamang po ang pagtugon po ng Panginoon ng pagtugon niya o sa ating pong mga panalangin o pag-sagot niya sa ating mga kahilingan o pangangailangan. Nais din po malaman po ng bawat isa, nais ng Diyos, na sabihin niyang narito ako. Lagi pong nandyan ang Diyos ng ating saklolo. Sa ating pagdalangin, sa ating paghingi, pagtawag, siya po ay tutugon para tayo po ay saklolohan. Isaiah 65:24, ang dalangin nila kahit di patapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Zechariah 13:9, at aking dadalhin ng ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisahin ko na parang pilak na dalisay at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang diringgin. Aking sasabihin, sila'y bayan ko at kanilang sasabihin ang Panginoong Diyos. Ang Panginoon ay aking Diyos. Napakaganda po pangakong ito na galing po sa ating pong Panginoon. We are God's possession. Pagmamay-ari tayo ng Diyos at kapag sinabi nito natin na tayo po ay kumikilala sa Panginoon bilang ating Diyos, tayo po ay magiging pag-aari ng ating pong Panginoon. At sa ating pagtawag, dadalisayin niyo muna tayo, ianda niya tayo sa katugunan para maging karapat-dapat sa katugunan ng ating panalangin. At kapag siya po ay dumilig na, kasabihin po natin, purihin ang Diyos dahil sa Kanya galing ang lahat. At higit sa lahat, tayo po ay pag-aari po ng ating pong Panginoon. At what do you mean by this? In fighting the good fight of faith. It means to have a firm determination to pursue the will of God, especially on the request that we present to Him at all times and in all situations. Ang sabi po ng awit, kabanata 126, talata 5, sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisiani ng may kagalakan. Ang ganda po. Faith-driven prayers, kailangan ipaglaban. Lalo po kapag ito po ay ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. And third, commitment to a godly cause.
We had to fight for this, especially against all odds. Ang a journey of faith daw po ay kabaliktaran sa takbo ng magulong mundo ng ating ginagalawan. Pasalungat. Kaya nga pati ang prinsipyo ng Diyos ay pasalungat. Ang prinsipyo ng mundo, kailangan mag-apa ka ng tao, kailangan na manira ka ng puri para mauna. Pero ang prinsipyo ng Panginoon ay iba. Ang prinsipyo ng Diyos ay kailangan magpakumbaba. For you to be the greatest of all, you have to be the least. Laging baliktad ang prinsipyo po ng Panginoon. How about this commitment to a godly cause? Kapag alam mong karapat dapat ipaglaban ang godly cause, patayaan ng buhay, tayaan ng lakas. What do you mean by this? Lahat tayo as a follower of Christ, we are facing spiritual battle. The Christian faith is not a smooth ride, always tested. You will be opposed and you will face harsh opposition. Katulad ni David, inutusan siya ng kanyang ama na magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid na members of the elite army of Israel. Pagdating doon, nakita niya si Goliath, hinahamon ang Diyos, ang bayan ng Diyos at ang hukbo ng Diyos. Pero walang lumalaban. Lahat ay naduwag kasama ni Haring Saul. Kaya si David ay nagtanong, ano ang mangyayari at anong mapapala kapag napatay ang uncircumcised Philistine na yan? Sa 1 Samuel 17. Nung narinig ito ng kanyang mga kapatid, siya ay na-review, pinauwi. Sabi sa kanya, nandito ka lang para manood ng laban, umuwi ka na nga at agalagaan mo ang ating mga kawan, ang tupa. Sabi ni David in verse 29 of 1 Samuel 17, and David said, what have I now done? Is there not a cause? Alam niya, karapat dapat ipaglaban ng Diyos. Ang Israel, ang pinili ng Diyos. Karapat dapat ipaglaban ng hukbo ng Diyos. Pero walang lumalaban. Kailangan may magtaya ng buhay at lakas para manalo ang Diyos. At kung hindi ho tatayaan ng buhay o walang commitment for a godly cause, mabibigyan po ng kahiya ng Diyos. Lalo po kapag natalo ang kanyang mga prinsipyo at ang kanyang mga cause sa ating buhay, sa ating pamilya, at sa ating minamahal na bansa. Commitment is certainly required in fighting for any just cause or to any godly endeavor. Kailangan po ng commitment. Fight the good fight of faith. Sa mga mag-aaral, kung alam nyong ang pag-aaral ninyo ang magbabago ng kwento ng buhay ng kahirapan, ng pamilya, you have to fight for it. Kung ang trabaho po, sa mga nagtatrabaho ay kailangan pag-igihin, kailangan maging maayos sa pagtatrabaho para makita ang patotoo bilang mga Kristiyano. You have to fight for it. Ang kaligtasan ng buong pamilya, ang kapakanan ng ating mga mahal sa buhay, ang ministeryo pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ang kalagayan ng ating minamahal na bansa. Isang bansang pinamana sa mga Kristiyanong Pilipino, isang bansang pinili ng Diyos na maging missionary sending nation throughout the world. Kailangan ipaglaban. Ang dapat gawin, fight a good fight of faith. Commitment really is the secret behind victories and great achievements of life and ministry. What do you mean by this? If kapag kailangan ng commitment for a godly cause, it means to have an unswerving allegiance to the cause of God amid hostilities both internal and external. Sabi nga ng Biblia, in Galatia 6:9, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating na takdang panahon, tayo ay ani kung di tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ang sabi po ng aklat ng Job, chapter 14, verse 7, sa Tagalog, sapagkat may pag-asa sa isang punong kahoy na kung ito'y puputulin o na kung ito'y putulin ay muling sisibol at ang sariwang sanga niyon ay hindi hihinto. Mga kapatid, ang buhay po natin ay maikse, minsan lang,
Alam dapat natin kung ano pong ating ipinaglalaban. So therefore, if a life that is pleasing to God, though facing tough situations, fight for it. Fight the good fight of faith. If we have faith, these faith-driven prayers na minsan ay sinusuko na natin at nakakalimutan na, pero panalangin in accordance with God's will, fight a good fight of faith. And if we have this commitment to a godly cause, against all odds, kahit ang kalaban ho natin ay buong mundo, pero kapag ito po ay kinalulugdan ng Panginoon at ito po ay kanyang laban, we have to fight the good fight of faith. Salamat sa Panginoon sa pribilehiyong paglingkuran siya, sa pribilehiyong mabigyan siya ng kaluguran sa buhay na ito. Minsan lang ang buhay, nawa marinig ng Diyos sa atin, Lord, sa mga laban na mayroon ka, Lord, count me in and help me to fight a good fight of faith. I want to pray for you. Nais ko po kayo ipanalangin at hayaan natin ang Diyos po ay kumilos sa ating buhay at sa ating pamilya. Just bow your head and close your eyes and agree with me in this prayer. Lord Jesus, we thank you that we are a special people called by God to do the works of God, to please you in all the things that we do. At salamat din dahil alam naming malulugod ka kapag patuloy po namin ipinaglalaban ang aming pananampalataya. And we have to fight a beautiful fight, a good fight of faith. Lord, tulungan mo kami na ang buhay na ito ay maging kalugod-lugod sa iyo. Kahit na humarap kami sa maraming pagsubok, huwag namin ikompromiso ang aming relasyon sa iyo, Panginoon, ang aming pananampalataya. At sa aming pananalangin, Panginoon, ito rin po ay magbigay ng kaluguran sa iyo. Manalangin kami ng mga bagay ay ayon po sa iyong banal na kalooban. At lagi po namin ipaglabang ito ng may pananampalataya, Panginoon, ganun alam namin, kinalulugdan mo ang mga bagay na ito, Panginoon. Lord, give us true commitment, O God, to fight for your cause. And count us in, O God, as warriors, as believers of the Lord Jesus Christ. At ang agenda mo sa aming minamahal na bansa, ang iyong mga plano at pangako sa aming pamilya at sa aming buhay ay magkaroon po ng kaganapan habang pinaglalaban po namin, Panginoon, ang inyo pong cause sa aming buhay at sa aming pong minamahal na bansa. Salamat ng marami, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa mga may sakit at karamdaman, patuloy mong pagalingin. Iunat po ninyo, Panginoon, ang iyong makapangyarihan kamay mula sa iyong trono at patuloy silang hipuin ng iyong kapangyarihan. Maranasan ang kalayaan mula sa sakit at karamdaman, ang kalayaan mula sa kahirapan, at patuloy mong katagpuin ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Pagpalain mong lubos ang bawat isa, manatiling bukas ang kalangitan para sa inyo pong mga anak, at ang buhay na ito na iyong pinahiram ay maging kalugod-lugod sa iyo, maging kagamit-gamit sa iyo para lamang sa iyong karangalan at kapurihan. Salamat sa katugunan po ng aming panalangin. Ikaw po ay aming sinasamba at pinupuri sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Purihin ang Diyos. Ito po muli ang ating pong daylight devotion. Pagpalain tayo ng ating pong Panginoon at manatili tayong sumunod at maglingkod para sa karangalan ng ating Diyos na tumawag sa ating lahat. God bless us all. When the
Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion. Isang taos-pusong pasasalamat sa aming mga generous na donors at sponsors. Mas maraming buhay ang patuloy na mapagpapala mula sa inyong bukas palad na pagbibigay. My favorite since teenage days. Pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed morning sa Light TV God Channel of Blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakaka-bless po program nyo, pati mga topics. Thanks for the inspiring word of the Lord. I hope that you can feature more of the sweet and great name. Ikaw mismo ay maaari ding maging daluyan ng pagpapala sa pamamagitan ng pagtulong at pagpapadala ng inyong mga donasyon sa Bank of the Philippine Islands. Account name: Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number: 00403100-6401. SWIFT code: BOPI PHMM Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account name: Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number: 10250000-1426. SWIFT code: CHBK PHMM Manila, Philippines. PayPal code number: 8YT3PHFZL5YYY. Muli, maraming salamat sa inyong taus-pusong pagtulong sa Light TV, God's Channel of Blessings.